What is up, you guys? My name is Kim Patch, and welcome back to Kim Patch Group 2. And today, I'm gonna teach you how to mix your own songs as well as creating your own vocal chain. Para yun muna, kung bago lang kayo sa ano sa FL Studios or whatever DAWs that you're trying to use today, gagamitin lang natin yung stock plugins, meaning to say, walang third party plugins dyan, yung mga download nyo sa labas. Well, may gagamitin kong isa na ano na plugin, third party plugin, pero libre siya, so pwede nyong kunin siya anytime. Anyways, so paparinig ko sa inyo yung vocal chain ko recently, and then gagawa tayo ng sarili nating vocal chain gamit yung stock plugins, just to just to compare the two when it comes to the whole production and all that stuff. So ito muna yung beat, papakita sa inyo yung beat. Okay, so ito ang beat na gagamitin natin. I believe this is from Thai Beats, one of their free beats na pinamimigay nila ngayon. And I love Thai Beats, man. Lahat ng beats nila doon sobrang chill, moody, ganda, sobra. So whatever. Ito yung paparinig ko na sa inyo. Purchase your tracks today. Okay, so yan ang beat. So first off, ang gagawin natin ay click here. May makikita kayong yung parang wave form dito sa tabi ng pangalan. So click mo yan, and then detect tempo. And then usually ang mga kanta is between 75 to 150. Kung mga hip hop or R&B yan, usually that's the case. So 75 to 150. And usually kadalasan naman lahat ng kanta nasa between that range. Eh. So click mo lang yan para mag-initiate siya. Hindi ko naka-click dahil nagawa ko na kanina. So 90, BPM, beats per minute dito. The reason why we're doing that is for the time-based plugins na gagamitin natin, yung ng reverb and yung delay mostly. So yun yung purpose nun. And then after that, double click mo to on the left side. Ano left side? On left click mo. Left bobo ko mag ano turo. So left click mo yan. Assignment ng track, ito track 1, nilagay ko siya sa track 1. Punta ka sa mix bus, pwede mo i-click dito yung mix bus, but you can also just press F9 for mix bus. Nandito na siya. So ginawa ko na kanina, ito yung M3 track natin, gagawin natin yan later. Dito ko siya in-assign, beat 1. So kung interesado ko yung gawin din to, makulay na ganyan, checheborecha, click ka lang ng kahit ano dito, F2, and then ito, click mo yan. Ayun, makikita mo, puro kulay. So, pwede ka mamili dyan. And, lagyan mo ng pangalan, ta-ta-ta-ta. And, lagyan mo ng symbol, yan. Kung gusto mo, whatever. So, it's up to you. And then, vocal chain, yan. Ito yung vocal chain na ginagamit ko ngayon. Dito sa kanta, sinubukan ko kasi mag-record kanina. And this is what I came up with. So, don't worry, I'm gonna show a comparison to what my vocal chain sounds like compared to the stock plugins one that we're gonna do. Baka nga mas maganda pa yung stock plugins. So, that depends. Freestyle tayo ng sandali para may mamix tayo. Siyempre, wala naman tayo may... Walang vocal, walang ano dito eh. Walang recording eh. So, wala tayo may mix. So, kailangan natin gumawa ng kanta basically. So bear with me, freestyle lang tayo sandali. Okay, para ma-record nyo sarili nyo, wait lang ha. Naku po. Alright, so kung para ma-record nyo yung sarili nyo, make sure na naka yan ang auto-tune, tanggalin muna natin yan. Okay, para ma-record nyo yung sarili nyo, click nyo lang to, and then sa akin kasi maraming lalabas niyan kasi may driver akong kinagamit para ma-capture yung audio shit dito sa FL, but usually sa inyo ito lang makikita nyo, in 1, in 2 for stereo, and then mono in 1, tapos isang in 2. I prefer mono sa pag-mixing ng vocals para makikita nyo, mas madaling i-mix, mahirap pag stereo eh. So mono lang tayo, mono 1, then make sure na naka-red to,
kapag kinlik nyo yan. Pag hindi naka-red yan, click nyo lang yan. And then, click this one, lalabas dyan. May lalabas dyan option. Nakalimutan ko yung ano eh, mga options eh. Sa akin kasi hindi na lumalabas eh. Basta, ano, click mo yan, tapos click mo yung parang record audio clip. Yata, yun yun. So, yeah. So, pwedeng click mo yan or press R na lang. Usually may timer na ganyan pa. So, para lang maano tayo. Ewan. Para lang may maganda ka, ganun. Para hindi ka ma-pressure. Eto na. 1, 3, 2, 1. Ganun. Okay. So, try na ulit natin yan. Gawa tayo ng kanta. Alright? Gumagawa ng ganda para pakita ko na kahit sino kaya mag-isa. Whatever. Okay. Ay, nako. Alright. Gumagawa ng ganda para pakita ko na kahit sino kaya mag-isa. Okay, so that's about it. Wait lang. Isilong natin ng konti yan. Para medyo malinis. Okay. So, that's about it. Kung gusto niyo gawin din yon, para lang kung ano, di ba? Napaka bobo ko talaga magturo. Okay, so click niyo lang to, yung boom track niyo, and then it's the sa declining mode. Usually yung ginagamit ko smooth or crossfade. Gawin natin smooth to, mas gusto ko yung smooth. So hindi niyo kita yan, pero pag zoom in niyo makikita mo. Yan. Charan. So yan, palakihin lang natin ng konti para kita niyo. Alright, so that's about it. So ito na yung vocal chain ko. Pakita ko lang. Auto-tune, of course. Tinodo ko para lang ma-emphasize lang yung pagka-auto-tune niya. Pero usually, gagawin ko yung ano, around 30 something. Around 25 to 35. Mga ganon. So hindi ko na papakita yan. Kasi gagawa din tayo ng sarili natin later. And then, Virtual Mix Rack by Slate Digital. Ginagamit ko rito. Ginagamit ko to for a lot of stuff. Neve. So, cutout ng around 125 Hz. Compression, dalawa. Ito para sa peaks. Para mag-level. Para, pag madalawa kasing ginagamit mong compressor. Hindi masyadong mabigat dun sa isang compressor. Kung isa lang ginagamit na compressor. Kumbaga. So, hati yung trabaho. Kumbaga. Yun ang nangyayari. And then, virtual channel. Not really sure how this works. Nagkakaroon siya ng konting presence. I mean, may more presence. Medyo may bassy. Depende sa gigamit mo rito. Moving on. Ito yung, ano ba to? Preamp na ginagamit ko. Nagbibigay siya ng medyo high-end na tone. And then, ito nga, compression. Itong GR, ibig sabihin niyan, ano, gain reduction. Kung ilang dBs na, ano, na binabawasan niya. Kung hindi nyo alam dBs, you know, just check it out on YouTube. So, explain ka lang yung dBs. Ang dBs are decibels. Ito ang dBs. Yan. So, gumagawa. Yon. So, nasa around negative 12 dB siya. So, usually, ang habol natin dyan ay mag-zero. Pero, sa mixing process, binababaan natin yan. Ay, na-explain ko na ba yun? So, dito, pagka-download nyo ng music, pagkalagay nyo ng music dito, idadrag nyo lang siya. Lagay nyo siya dito. And, babaan nyo yung volume. Dito nyo bababaan ng volume, ha? Wag dito sa mix rack. Alright? Wag dito sa mix rack. Kasi, ito, post fader to, basically means na yung volume niya is after ng lahat ng effects na yan. Ang kailangan natin mangyari is babaan natin yung volume before yung pumasok sa mga effects or sa mga EQs and plugins natin na ginagamit. So, dito mo siya mababago.
yan sa gear icon, and then babaan mo to ng around -9 ang ginagamit ko. Dito nyo ako makikita kung ano yung value, kung anong value ng mga mouse na ng ina-hover ng mouse ko. So pag tinutok ko siya sa volume, you can see na -9 dB dun sa taas, upper left, ang binabawas niya. So binibase ko yan sa peaks din ng boses ko, kasi ang peaks ng boses ko dito na chinay ko na kanina, pumapatak ng -9, yung mga matataas na parte na doon ko siya binibase. So -9 yung peaks ng boses ko, so dapat -9 din yung ano peak ng beat. And yun na siya, EQ. Yan ang EQ. Ma-explain ko mamaya yung EQ. DS para sa mga SS na sharp. Another compression, multiband para sa mga ano lang, makontrol lang yung ano, yung boses mo. And then EQ again, kasi masyadong masakas sa tayo ngayong around this range para sa akin. And ano pa ba? Tapos ito, stereo separation para hindi masyadong mono yung, hindi masyadong gitna yung tunog ng boses mo. So ini-spread out ko siya ng konti. Speaking of spread out, ito pa isa. Ito mga fruity chorus flangers para may konting effects. Paparinig ko sa inyo. Wait lang. Gumagawa ng ganda para pakita. Hindi masyadong pronounce eh, sorry. So, don't worry, papakita na, i-ano natin yan mamaya. I-focus natin yung tutorial dyan mamaya. Susunod is reverb. Gamit ko dito is Fab Filter na reverb. And delay is gamit ko Echo Boy. Tube tape. Okay, so, let's go to our vocal chain na, yung stock plugin. So, babaguhin lang natin to. Gagawin natin, ano ba? Ano ba yan? 6, okay. Hindi mo siya mayaman na number 6. So, lalagay natin siya sa number 6. There you go. So, nandito na siya. So, pag pinakinggan natin ngayon, walang kahit anong effects yan. Gumagawa ng ganda. So, dry. Ayoko nang tuloy yun kasi sobrang pangat ang boses ko. So, anyways. First off, lagay natin auto-tune. So, ito nga yung third party plugin na ginagamit ko, which is free naman. So, don't worry. So, pwede nyo siyang download sa... Ito yung ginagamit ko dati. So, halata naman hindi na ito ginagamit ko ngayon. Mas maganda na. Mas maayos na. Auto-tune Pro na. Ito naman, auto-tune Evo, yung free VST. Okay pa rin siya. Walang problema gamitin to. Mas maraming options, yes. Pero ganun din naman sa AutoTune Pro kapag nag-advance ka. Nasaan ba yung advance dito? Nasaan ba yung advance? Ayan. Advance view ka. So, nandito rin lahat yan. Ginagamit ko to? Not usually. Pero may, ano, pwede ko naman din gamitin kapag nitpicky ako sa, ano, sa tones. Pag may off tune lang talaga sobra sa auto-tune. But anyways, that's not the, you know, huwag natin focus doon. So, unang gagawin natin dito is knowing the key of the beat. So, kapag kumuha kayo sa YouTube ng beats, minsan nakalagay na sa description yung BPM as well as the key na ginamit dun sa ano sa music na yon. Pag wala, pwede kayong pumunta sa, well, hindi ko mabubuksan dito kasi wala akong internet. Kung wala, pwede kayong pumunta sa you know, sa web, type nyo, ano ba tawag doon? Key finder, tapos i-upload nyo yung beat na ginamit nyo, na gagamitin nyo. Kaso, ang problema dun, hindi siya 100% accurate. The best thing that I can tell you is kapain nyo na lang siya. So mag-start kayo sa major scale, tapos isa-isa inyo yung key kung ano yung tunog okay. So in this case, sige, try natin. Ay, hindi masyadong time consuming eh. Basta ano, gagawin ko yung rhythm speed ko, itotodo ko siya, tapos iisa-isahin ko yung major scale. Pag walang maayos na tunog doon, gagamitin ko tong minor scale, tapos iisa-isahin ko pa rin siya. In this case, hindi na kailangan dahil nasa A flat minor to. Tama ba? Wait lang, check ko lang. Ay, hindi pala. A flat pala, sorry. A flat minor.
which is this one. Tama ba? Minor ba? Minor major? Minor. Okay. So, yan. Dito siya. So, D sharp. So, ganun din. Parehas lang naman. Huwag kayong kabahan kapag lumabas D sharp kasi basically D sharp naman ang E flat sa scales. So, either D sharp or E flat siya sa pagsaki ng piano. Ang hirap i-explain. Basta yun. Yun na siya. So, try natin siya ngayon. Gumagawa ng ganda para pakita ko na kahit sino kaya mag-isa. Okay, so papansin nyo super auto-tuney, pero hindi, most of the time hindi naman siya nawawala sa tune, yung ganun pa rin yung tunog niya, ang boses ko ganun pa rin tunog ng boses ko. In contrast to lagyan natin, for example, C major. Sige, pakinggan natin yan. Gumagawa ng ganda para pa, diba, sobrang all over the place. So yun ang technique, kumbaga hanapin mo yung ano closest dun sa natural voice mo as much as possible, even though, kasi nga tinodo mo yung region speed kaya hindi mo maiiwasan talaga may auto-tune effect siya. Kung ang reason lang kung ba't natin tinataasan yan is para malaman natin kung ano yung key. And then pag nakita mo na, babaan mo ng konti, ano ba, mga 20. Yun natin sa 20 yan, and humanize natin ng konti. Yan, 14 siguro. Alright, so that's it. And then next up is lagyan natin ng EQ. Puro stock plugins na to. Fruity Parametric EQ 2. So ang gagawin ko rito sa 1, right click, order steep 6, and then type is high pass. I-loop natin ng kanta para hindi na tayo paulit-ulit. Ganda para pakita ko na kahit sino kaya mag-isa. So ang purpose nito is to get rid of the rumbling noise na hindi naman kailangan sa ano, sa vocals. Ang ginagawa ko, tinataasan ko sobra. Mapapansin niyo naman pag tinasan ko ng sobra, ang daming nawawala. So pag nasobra mo na, back up ka ng konti. Back out ka ng konti para matansya mo kung saan banda yung ano, yung okay. Ganda para pakita ko na kahit sino kaya mag-isa. That sounds okay. And then next is taasan natin ng konti itong around 5k, makikita nyo rito 5. And then sa dB, mapapansin nyo din dito sa taas ulit again kung ilang dB ang tinataas ko. So nakalagay 2.4 2.5 natin, and babaan natin ng konti dito sa sweep tayo ng konti. So pwede nyo i-scroll down para mag steep siya. Yan, steep. O taasan nyo, scroll up para mag wide. Yan ang isang tip sa inyo. So sweep natin, sweep tayo kung ano yung nasty frequencies. Ganda para pakita ko na kahit sino kaya mag-isa. Yan, ayoko nun. Mga 2.5 dB, baba natin yan. And then sa around 200, babaanda natin ng mga 1.5. wait lang, 1.5, there you go. Sa EQ, huwag masyadong maraming cuts. Okay? Kasi baka masira yung buong mix nyo. So, yung alam nyo lang na sobrang sakit sa tayo. Tapos hindi rin ganun ka-harsh yung ano. Diba? Huwag mong gawin yung cuts na mga 5-6 dB kasi masisira talaga yung ano nyo, yung mix nyo nun. Okay, ito yung before. Gumagawa ng ganda para pakita ko na. And tayo yung after. Gumagawa ng ganda para pakita ko na.
Okay, so medyo mas malinis pero mas mahina. That's okay kasi gagamit tayo ng compression. Usually ginagamit ko yung compression before EQ. Ngayon ginamit ko lang EQ, ewan ko, hindi ko alam kung bakit. Pero okay lang yun, vice versa. So sa fruity compressor pa din yung gamitin to. But I highly suggest na gamitin nyo na lang ang ano ba? Limiter ba? Fruity limiter ba yun? So ginagamit ko to kasi pwedeng limiter, pwedeng compression. So dito tayo sa compression. Alright, so threshold natin, taasan dito, makikita nyo dyan. Usually ang threshold na ginagamit ko is kung isang compression lang gagamitin ko, kung totodo ko siya, nasa negative 25 ganyan, banda. Umagawa ng ganda. Tapos ang ratio is around try natin muna 2.5. Try muna natin 2.5. And then attack would be around maybe 14. Ah, ganyan. 14, 13.99, okay na yan. Tapos baba natin to, gawin natin yung 200. Yan, mga ganyan. Okay pa rin na yan. Umagawa ng ganda para pakita ko na kahit sino kaya mag-isa. Okay na yan? Okay na sa tenga ko. Pero umagawa ng ganda para pakita ko na kahit sino kaya mag-isa. Okay, perfect. And then after nyan, kuha naman tayo ng sound deizer. Ay, hindi, deizer muna. So maximus tayo, highs. Okay, so sa maximus pwede rin, ito lang yung ano, stock plugin ng ano ba, ng FL Studio na pwede mong gawing deizer. So punta tayo sa around 6, kita nyo yung taas. Around 6.5k. Hindi, yan pa na. 6k na lang. 6k. Babaan natin ng konti. Wag konting baba lang sa ano, ah. Sa maximus. Yan, mga 3k try natin. Para maano yung mga SS mo. So, pakinggan natin siya before and after. Umagawa ng ganda para pakita ko na kahit sino kaya. Ayun, may S. Focus na. Okay, so mapapansin nyo naman hindi na ganun ka-harsh yung S. Yun din yata yung pinaka-harsh na S ko dito sa kanta. Hindi siya kanta, I mean freestyle. Okay, so after nyan, baka mag-EQ ulit ako kasi may narinig akong unwanted noise. But after nyan, sound goodizer na tayo. Sound goodizer, this is FL Studio's version of a saturator. Saturation. Yan, basta yan. So try muna natin sa A. Magawa ng ganda para pakita ko na kahit sino kaya mag-isa. Magawa ng ganda. Magawa ng ganda. Magawa ng ganda para pakita ko na kahit sino kaya mag-isa. I like to see better the way it sounds. Check muna natin yung gain stage natin. Dapat di siya lalagpas ng negative 9, of course, kasi yung nga yung sinet natin dito. Umagawa ng ganda para pakita ko na kahit sino kaya mag-isa. Okay, taasan natin ng konti. That's fine. Umagawa ng ganda para pakita ko na kahit sino kaya mag-isa. Okay, that's perfect. So may narinig nga akong parang ano ba,
parang ganun ang buwan. Okay. Basta ganun ang ano, natunog. So, what we do is do another compression. Para may ulit. Hanapin natin yung frequency na yan. That sounds perfect. So, tanggalin natin lahat ng effects. Pakinggan natin before. Kumagawa ng ganda para pakita ko na kahit sino kaya mag-isa. With the effects, plugins. Kumagawa ng ganda para pakita ko na kahit sino kaya mag-umagawa ng ganda para pakita ko na kahit sino kaya mag-isa. Alright, feeling ko may di pa rin ako nahuli na frequency, but okay na yan. Sige, for the meantime, in the meantime, okay na yan. And then, pansin nyo rito, ginagamit kong sends ang reverb and delay. But in this case, dahil bago lang kayo, hindi nyo na makailangan gawin yon, so gawin na lang natin lahat dito sa isang vocal chain na to. I think that's better. Hindi lang kasi heavy sa CP nyo pag ginawa nyo to, but it, basically parehas lang yung ano idea. Alright, so first off, hindi, gawin lang natin yan para mas para maturo ko na rin yung ano. Okay, so anyways, sige, gawin natin reverb. Okay, reverb. Okay, and then delay. Alright. So, sa reverb, ito gagawin niya dito kiklik niya to para ma-route siya. Bukod dito sa master channel, ma-route siya dito. Pero, tandaan nyo, kakalahati niyo siya dito. 60% lalabas dito, pero, you know, you can make it 50 or 60. Pero, usually, nasa 60 lang ako. Ayan, 60. Tapos, copy natin siya. Copy value. Lagay natin dito. Paste value. There you go. Mas gusto kong unahin ang delay. So, delay. Ang gawin natin ay ang ito dito. Saan yung delay? Fruity delay. Ito. Fruity delay 3. Pwede kayong pumili ng preset dito, which is okay lang. Ping pong. Pili tayong ping pong dyan. Tapos, lagi nyo tandaan na kung gagawin yung send siya, tanggalin mo yung dry kasi hindi natin kailangan nun. Pero kung gagawin, kung lalagay niyo siya dito mismo, diba? Kung lalagay siya dito mismo, lalagay kayo ng delay dyan, okay lang may dry dahil maghahalo-halo siya. Pero dahil independent to, gagawin mo siyang wet, lahat wet, as much as possible. So, alright, let's do that again. Kumagawa ng ganda para pakita ko na kahit sino kaya mag-isa. Then reverb naman. Off muna natin to para hindi distracting. Reverb, fruity reverb 2. Wet all the way up, dry all the way down. Stereo separation, tingnan natin 10. Ah, ganyan. And then, ano ba? High cut. Lagyan natin ng isang EQ dito. Saan yung EQ? Isa pang EQ, yan. Tapos, pindutin nyo lang dito. Hanapin nyo yung Triba. Yan. Yan ang habol natin. Pero, gawin natin itong order na steep 4. Tama ba? Hindi, wag yan. Order steep, gentle. Yan, gentle 6. Okay, pwede na yan. Gawin natin itong press lang din, gentle 6. Kumagawa ng ganda para pakita ko na kahit sino kaya mag-isa. So, ang reason ba't natin ginagawang naglalagay ng EQ sa reverb is masyadong malaki kasi yung reverb para ma-enclose ng konti yung ano,
hindi masyadong malawak sa tenga, alam mo yun. Pero may technique, may iba namang kanta na ginagamit mo yan, pero dahil dito sa kantang to, para may medyo mabilis yung, di ba, pero medyo upbeat, so mabilis kong sabihin yung next words, imbis na parang ballad na mahaba yung mga sentences, which is perfect kung mahaba yung reverb mo or yung decay mo, but in this case hindi naman kailangan. Pero okay lang, taasan natin ng konti yung size natin dyan, delay taasan natin ng konti, and decay taasan natin ng konti. Tingnan natin. Magawa ng ganda para pakita ko na kahit si... Okay na sa akin yun. Babaan natin ng konti. Magawa ng ganda para pakita ko na kahit sino kaya mag-isa. And then next, finally, lagyan natin ng konting fruity chorus. Ito yung sound, ito yung tunog niya kapag may fruity chorus. Todo natin. Umago. Okay, sobrang taas. Umagawa ng ganda para pakita ko na kahit sino kaya mag-isa. So the reason why we're also adding this chorus. Ito yung parang pwede nyong gamitin backing vocals. Hindi naman, pero ano siya, parang more on mas spread out yung ano, yung vocals mo. So lalagyan mo siya dito, and then yan, let's leave it 100. Babaan lang natin yung fader dito. That's okay. Lagyan natin konting flanger. Presets lang yung ginagamit ko dito kasi hindi rin ako masyadong maalam sa chorus and flangers, but I do love how it sounds. Doubling, let's try that. I like that. And then phaser. Magawa ng ganda para pakita ko na kahit sino kaya mag-isa. Magawa ng ganda para pakita ko na kahit sino kaya mag-isa. Let's try that. Magawa ng ganda para pakita ko na kahit sino kaya mag-isa. Magawa ng ganda para pakita ko na kahit sino kaya mag-isa. Magawa ng ganda para pakita ko na kahit sino kaya mag-isa. Sino kaya mag-isa? Ooh, yeah, yeah. Umagawa ng ganda para pakita ko na kahit sino kaya mag-isa. Okay, so inayos ko lang ng konti yung ano, yung auto-tune. So that's about it. Yung ginawa ko dito, tinasan ko doon konti yung retune speed, konting pitch amount dyan, tinasan ko ng konti, tinanggal ko yung formant, wala naman talagang formant to kanina. Yung formant, para lang pakita ko sa inyo, ito yung nagpapababa tsaka mas nagpapataas ng boses nyo. So sample natin. So yun yung ginagamit
ginagamit ko rin sa ano, sa adlibs ko. Either mat, yung medyo chipmunk noise and or kadalasan yung ano, yung malaking boses kasi wala lang, maganda lang. Maganda lang sa tenga ko. Ayos sa tenga ko. So, so that said, compare natin siya sa dito sa vocal chain ko originally and to the ones I've just created na using stock plugins. Ito muna yung ano, stock plugin. Purchase your tracks today. Gumagawa ng ganda para pakita ko na kahit sino kaya mag-isa. Okay, so that's it. And then try natin sa akin. Gumagawa ng ganda para pakita ko na kahit sino kaya mag-isa. Diba? Ayos, ayos. So, I hope you guys learned you know, how to mix your own music, make your own vocal chain like this. But anyways, that's about it. I hope you enjoyed that one and have a great day, great night. Eat a lot, but not too much. Kim Pats out.